mga kakwento, para malaman ang pinagmulan ng mga impormasyon na aking ibinabahagi sa inyo. Pakicheck na lang po sa mga links na nasa description box. Maraming salamat po. Mga kakwento, tila ba hindi pa rin tinatantana ng isyo ang WBO Bantamweight King na si Janriel Cuadro alas Casimero mula sa panahong hindi pa nagarap sila ni Casimero at ni Guillermo Rigondo hanggang natapos na ang kanilang bakbakan at pati na sa pag-uwi sa Pinas ay bit-bit niya pa rin ang isyo at syempre hindi na po ito bago sa inyo ang visa issue ni Jason Casimero na kung saan tinawag pa siyang Boy Visa at kamakailan lang mga kakwento bago pa ang laban ni Casimero kontra Paul Butler para sa mandatory title defense, binato na naman ang issue itong si Casimero na nagkaroon daw ng injury sa kanyang pag-iinsayo at sa official weigh-in, hindi daw niya nakuha ang timbang kaya baklas agad ang titulo na kung saan napag-alaman naman natin na mula sa mga credible sources na ito pa lang si Casimero ay hindi naman pala nakapunta sa official weigh-in. Mga kakwento, si Casimero na siguro ang boksingerong hindi talaga tinatantanan ng mga issue. Pero mga kakwento, ang kinaharap ngayon ni Casimero ay ito na siguro ang pinakamabigat na pasanin niya at dapat talagang lulusutan niya ito dahil ang issue ngayon mga kakwento ay nakataya na dito ang kanyang world title na corona, dangal at kung ano nga ba ang kalidad niya bilang isang boksingero para mabitwit pa niya ang ating bandila na ibabandera niya sa buong mundo at syempre nagpapaangat pa ng dangal sa ating lahi bilang Pilipino. Pero bago tayo magpapatuloy ay baka naman maaari kong hilingin ito sa iyo. Like, share, and subscribe. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaaring ito yung mga kwentong di pa na kwento sa inyo. Mga kakwento, binulaga ang Team Casimero sa balitang ang WBO ngayon ay may grupong kinukuha ang kanilang atensyon para pagtuunan ng pansin at panoorin ng WBO Executive Committee ang isang vlog na na-uploaded sa channel ni Casimero sa Cuadro Alas Is My Boy. At ito pa, gusto nilang iimbestigahan ito ng WBO dahil para sa grupong nagsumbong sa WBO, ito daw ay isang disturbing exchange na kung saan may kinalaman ito kung ano kaya ang ilalagay sa medical report ng doktor. At patay sa video, ang nag-uusap nito ay sila ni Cuadro Alas, Katmanyang si Stephen Lunas at si Coach Jason. Mga kakwento, alam naman natin na nag-issue na ang WBO sa kampo ni Casimero ng show cause order para mapapatunayan ni Casimero kung ano nga ba ang kanilang dahilan kung bakit bigo itong si Casimero na lumaban sa Dubai na kung saan ito ang naging dahilan na umatras din itong si Paul Butler at hindi tanggap niya ang interim bantamweight championship kontra kay Joseph Agbeko ng bansang Ghana. Mga kakwento, ang laman ng video na ibinigay ng grupo ng WBO committee ay gusto talaga nilang maisama ito sa investigasyon na isinasagawa ngayon ng WBO kung itong si Casimero nga ba ay babaklasan ng kanyang world title crown o di kaya ay hindi dahil sa kanyang pag-atras sa bakbakan nila ni Paul Butler. At kung sakaling mabaklasan itong si Casimero, saan din kaya ito na rank bababa? Mga kakwento, pakinggan nyo na lang ng maigi kung ano nga ba ang sinasabi ni Stephen Lunas patungkol sa doctor's medical report. Kaya naman ating panuorin ng video clip na ito. Mga kakwento, naklaro nyo ba ang sinabi ni Stephen Lunas? Ganito na lang mga kakwento, uulitin ko na lang ang video. Pwede naman natin utusan kung pagkano natin. Hindi, pwede pangit yung pagano. Tayo talaga kukuha para... Gusto ko rin makausapin ko yung professional kasi gusto ko ilagsabi sa kanya kung ano yung ilalagay niya sa certificate. Mga kakwento, para sa grupong nakapanood nito, para sa kanila, ito daw talaga ay isang disturbing exchange of necessary information na may kinalaman daw ito sa kung ano kaya ang ilalagay sa medical report ng doktor. At batay sa video, dito pinagdidiinan talaga ni Stephen Lunas na dapat daw talaga na makausap niya ang doktor at malaman kung ano ang kanyang ilalagay sa medical report kung ano nga ba ang tunay na nangyari kay Casimero sa panahong nadala ito sa hospital. Mga kakwento, ayun daw sa mga balitang kumalat daw sa Dubai. Ang pinag-uusap-usapan daw doon ay si Casimero ay nagkaroon ng severe dehydration dahil pinipilit daw niya na makuha ang tamang timbang sa napakaikli na lang na panahon. Pero ito naman ay sinagot ng kampo ni Casimero
na ang mga isyong yan ay wala daw katotohanan at hindi daw severe dehydration ang nangyari kay Casimero, bagkus nagkaroon daw siya ng viral gastritis na naging dahilan kung bakit hindi siya pinayagan na lumaban ng kanyang doktor. Pero mga kakwento, anong grupo o sino nga ba ang nag-report through email sa WBO Executive Committee patungkol sa vlog ni Casimero na dapat daw nila itong isali sa investigasyon? Mga kakwento, ang nag-report sa WBO ay walang iba kundi ang Probello mismo, ang naging isa at winning first bidder sa bakbakan nila ni Casimero at ni Paul Butler sa Dubai. Pero ang tanong, paano naman nalaman ng Probello na may vlog si Casimero na patungkol sa medical report na ibibigay ng doktor? Mahirap naman siguro paniniwalaan mga kakwento na gumising na lang ang membro ng Probello Promotions at bigla na lang naalimpungatan at nanood ng mga vlogs ni Casimero na kahit na Tagalog ang lingway ay naintindihan nila. At sa dami-rami ba naman ng mga vlogs ni Casimero, bakit natumbok pa nila kung saan sa mga video ni Casimero ang may napag-usapan nila patungkol sa medical report ni Casimero? Pero we don't know mga kakwento kung ang admin o nagtatrabaho sa Probello ay bihasa din sa Tagalog o may Pinoy na nagtatrabaho doon. At ito pa mga kakwento, hindi rin naman siguro itong si Paul Butler ang nag-report nito sa Probello dahil matik naman yan itong si Paul Butler ay hindi talaga marunong sa wikang Pilipino. Mga kakwento, para lang po ito sa aking munting pananaw dahil kung ating isipin, bago pa man nag-email ang Probello sa WBO Executive Committee, ako po ay naniniwala talaga na may nag-inform muna sa Probello dahil alam naman natin na ang mismong manager ng Probello na si Richard Schaefer ay hindi rin ito biyasa sa wikang Tagalog. At sa dami-rami ba naman ng mga videos ni Casimero, bakit natumbok ng Probello kung anong video at saang banda sa video na pag-usapan ang patungkol sa medical report ni Casimero? Sabihin nilang natin mga kakwento na auto-caption o may subtitle sa YouTube, well kung pwede. Pero bakit natumbok nila na yun ang video na kanilang dapat panoorin? Mga kakwento, mahirap namang isipin na naalimpungatan lang itong si Richard Schaefer at bigla na lang nagkaroon ng interest na manood ng mga vlogs ni Casimero. At take note mga kakwento, sa pool na sa pool pa kung saang parte ng video na sinabi ito ni Stephen Lunas. Mga kakwento, ito lamang po ay sarili ko lang po ng mga opinion at syempre pwede mo kung sangayunan o salungatin dito. Pero sana naman ay respeto lang po tayo kung anuman ang ating mga opinion. Mga kakwento, natukoy na nga natin kung sino ang nagsumbong o nag-report sa WBO Executive Committee. Pero sino rin kaya ang nag-report patungkol nito sa Probello bago sila nag-email sa WBO Executive Committee? Mga kakwento, wala po akong pinariringgan dito, bagkos ako ay nagtatanong lang kung sino. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Bueno, hanggang dito na lang po muna ang ating kwentuhan. At kita-kita lang po tayo sa next video ko. Bueno, paalam muna sa ngayon. At hanggang sa muli!